Hello, magandang tanghali po muli sa ating lahat. Ngayon po ako naman po ay nagbabalik muli para po sa isang pamamaraan. Ito pong pamamaraan na ito gamit ang sibuyas ay gawin po ninyo ito bago kayo matulog at talaga namang magugulot ka sa sorpresang maaari nitong maidulot sa inyo. Alam ba ninyo na noong unang-unang panahon po at kahit ako po ay natry ko rin po ito sa aking sarili at sa aking anak. Alam ba ninyo na ang paglalagay ng hinating sibuyas sa inyong tulugan, sa tabi ng inyong tulugan, ito po ay magdudulot sa atin ng magandang kalusugan. Bakit? Sapagkat ito po ay prevention. Ito po ay prevention para tayo ay hindi dapuan ng ubo or sipon or anumang uri ng virus. Kahit anong uri ng virus. Subukan po ninyo ang maglagay nito gabi-gabi sa inyong mga tulugan. Ito din po ay mainam, lalo na kung ang inyong mga tahanan ay may mga insekto or kaya naman mga lamok. Ito din po ay mainam, pantaboy ng mga lamok. Sapagkat ang amoy nito ay ayaw na ayaw po ng mga lamok. Kaya napakainam po. Isang buong sibuyas, yung red onion, mainam po ang hahatiin mo lamang ito sa gitna at ilagay mo ito katabi ng inyong katulugan. Although hindi maganda, ang amoy nito ngunit napaka-healthy po nito sa ating katawan. Maganda rin po, halimbawa kung ikaw ay nilalamig or ikaw ay pakiramdam mo, ikaw ay magkakaroon ng lagnat, magkakaroon pa lamang ng sipon or ubo. Maganda rin po ang pag-slice po nito ng apat na slice, yung palapad na pa-slice. At ilagay mo ito sa iyong talampakan, sa iyong magkabilang talampakan. So, tagdalawa bawat talampakan, tagdalawa, halimbawa ito yung talampakan mo, maglagay ka dito at maglagay ka dito at saka mo ito suutan ng midyas. Ito po ay frobin ko na sa aking anak, sa aking bunsong anak na lalaki. Nung siya po ay nagkaroon ng lagnat, sipon at ubo, ayan po lamang ang aking ginawa. Naghiwa po lamang ako ng sibuyas at inalagay ko po sa kanyang paa, sa kanyang talampakan ng magdamag. At kinabukasan po, masusurpresa ka talaga sapagkat wala na po ang kanyang lagnat at nawala din po ang kanyang ubo at sipon. Subukan po ninyo ito guys sapagkat ito po ay napakaganda sa ating pangangatawan. Napakaganda ang dulot ng paglalagay nito sa ating mga paa kung tayo ay may karamdaman. Bukod po dito kahit wala tayong karamdaman, ito po ay upang prevent, maiprevent tayo sa anumang mga uri ng flu na maaari nating mararanasan. At isa pa po, kung halimbawang ikaw ay nakagat ng insekto, ikaw ay nakagat ng insekto o ng lamok, kumuha ka lamang po ng sibuyas at ikuskus mo ito sa balat kung saan ka nakagat at tiyak na mababawasan. Halimbawa, lalo na sa nakagat ka din nangangati ka tapos hindi mo maiwasang kamutin, wag mo itong kamutin. Kumuha ka lamang ng sibuyas at ikuskus mo ito doon sa balat kung saan ka bandang nakagat at mababawasan ang pangangati ng inyong balat. Isa pa pong gamit sa sibuyas bukod sa pagluluto, kasi talagang ang sibuyas ay ginagamit na natin sa pagluluto. Subukan mo ang sibuyas na ipanlinis sa mga parte tagaya ng salamin. Yung mga salamin na medyo malalabong salamin, subukan mo ang kuskusin ang salamin ng sibuyas at makikita mo ang kinang ng inyong salamin pagkatapos mo itong punasan. Ito po ay ginagawa na rin ng mga matatanda. Ng mga matatanda, kadalasan ay ito rin ang ginagawa ng matatanda, lalong-lalo na sa probinsya, sapagkat ito ay napakagandang benepisyo sa ating katawan. Kaya naman kung kayo, kung ako sa inyo, ay gagawin na natin ito tuwing gabi bago tayo matulog, ang paglalagay ng sibuyas sa tabi ng ating mga tulugan. Or kung kayo naman ay may nilalamig, kung ano man ninyo nararamdaman, subukan ninyo ang maglagay ng sibuyas sa inyong talampakan. So ayan po lamang guys, sana po ay nakatulong ang video na ito. Maraming maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.